Samantala, narito naman ang isang tampok na istorya mula kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 149 years ago ngayong araw, November 30, 1863, isinilang si Undress Bonifacio, Patang Tondo, ama ng himagsikang Pilipino at pambansang bayani. Sa susunod na taon, 2013, ipagdiriwang na natin ang Boni at 150. Ngunit, hanggang ngayon, ang Supremo ay nababalot pa rin sa maraming mito. Kaya kailangang hubaran ng mga ito, Undress Bonifacio. Sabi nila, si Bonifacio raw ay walang pinag-aralan, mapusok at isang bobong budigero. Liwanagin natin, hindi totoong ipinanganak na superhirap si Andy. May tutor nga raw siya nung bata pa siya. Ang ina niya ay isang mestisang Espanyol. Ngunit, nang mamatay ang kanyang mga magulang nung kanyang kabataan, bilang panganay, kailangan niyang buhayin ang kanyang limang kapatid. Doon siya nagsikap. Nagbenta ng mga baston at pamaypay na abanin. Ang racket niya ito hanggang 1896. Natuto sa sariling sikap na magbasa sa Espanyol at naging bihasa sa wikang Tagalog. Nagbasa ukol sa Rebolusyong Pranses, mga pangulo ng Amerika, Les Miserables ni Victor Hugo at ang mga nobela ni Rizal. Nagkumpiska mga aklat na ito sa kanyang opisina noong pumutok ang Rebolusyon. Naging empleyado ng dalawang international company sa Maynila, ang Fleming & Company at Fresnel & Company, bilang bodeguero o clerk, hindi po kargador, na messenger rin, na marahil naging dahilan na madali niyang naipalaganap ang katipunan. Hindi alam ng marami na siya ay isang aktor sa teatro na may sariling theater company, ang Teatro Porvenir. Ang paborito niyang karakter ay si Bernardo Carpio, ang mitikal na haring Tagalog na nakagapos sa pagitan ng dalawang bundok na kapag lumaya ay ililigtas sa mga Tagalog mula sa mga Espanyol. Noong July 3, 1892, sumali sa La Liga Filipina ni Rizal na nag-aadhika ng pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang katawan. Pero after 3 days, inaresto si Rizal at itinapon sa dapitan. Kinabukasan, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan o KKK. Ito ng 1895, pinangunahan niya mga Katipunero sa pagtungo sa mga kuweba ng Bundok Tapusi sa Montalban. Sinulat nila sa mga pader. Sa uling, naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Mabuhay ang kalayaan, na tila idinedeklara na ang ating kasarinlan. Ang tila kambal na bundok sa Montalban, ang mitikal na lugar na pinanggapusan kay Bernardo Carpio, na tila sinasabi ni na Bonifacio, kami si Bernardo Carpio, ang mga anak ng bayan ang magliligtas sa bayan. Handa kaming magsakripisyo ng buhay tulad kay Kristo. Kung mapusok siya, paano niyang napanatiling lihim ang kanyang samahan ng matagal? Kung hindi siya magaling, paano kumalat bilang pambansang samahan ang Katipunan? Ibinalik niya ang mga elemento ng sinaunang bayan tulad ng sandugo sa ritual ng Katipunan. Magkakapatid tayo isang dugo sa iisang inang bayan. Anak tayo ng bayan. Na walang tunay na kalayaan kung walang ginhawa na matatamo. Kung malinis ang kalooban. Makatwiran may dangal at puri. Nang pumutok ang himagsikan, nahalal siya ng kataas-taasang sanggunian ng KKK na unang pangulo ng unang pambansang revolutionary government. Mas nauna pa doon sa kay General Emilio. Bilang pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, ang Tagalog ay lahat na nagkakaisang anak ng bayan na pawang mga taga-ilog. Ang hari ay hindi mga pinuno, kundi ang bayan. Sa kanyang pagkamatay noong 1897, naudlot ang konsepto niyang ito. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin itong ipagpatuloy. Sa pagkakaroon ng malinaw na konsepto ng bansa na nag-uugat sa mga konsepto at kalooban ng bayan, si Bonifacio ay dapat kilalanin bilang ama ng sambayan ng Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.